kasalukuyan tayo ngayon, nandito ngayon sa affected area, bungsod at dulot, bili ng gaano kalupit si Bagyong Odette. Dito kami ngayon sa lugar mismo kung saan itong bahay. Yan, kinakain na ng bahay, unti-unting kinakain ng bahay, itong bahay. Pinunta namin isang kaibigan dito kasi baka may maitulong pa kami dito, kung ano maitulong. Pero yung dalawang makinarias nila doon, wala na, lubog na. Yung dalawang turtle nila gamit ng makinarias, wala na, lubog na doon. Ayun na lang nga, yung mga hayop nila dito, tapos yung asawa niya, wala na, nakalikas na ngayon lang. Kasi patuloy ang pagtaas ng baha ng tubig. Dito, wala namang ulan dito sa lugar namin, pero sa bundok siguro na lugar, kasi ang area namin ay parang ano to, catch basin, mga guys, mga castig. Yan o, makita nyo sa likuran ko, gaano kalawak ang pinsala ngayon ng Odette dito sa Pinatilan, dito mismo sa Bukidnon, sa lugar namin, mga guys. Di namin inakala na magkaroon ng baha dito. Ngayon, patuloy pa rin ang pag-angat ng tubig, pero hindi naman siya gaano kalakas, dandahan lang. Yun nga, patuloy kasi kagabi pa pala to. Buti na lang kanina madaling araw, nagising sila, ipinasok na ng tubig ang bahay nila. Yan, ikutin mo natin ang lahat na affected na areas, mga guys. Okay, cut muna. Once again, Lods, mga guys, mga kastig, magandang umaga sa inyong lahat. Ito ang sinasabi ko kanina na puntahan ko, itong area na to, ang kabilang area. Ito ngayon ang dugtong doon sa lugar kanina kung saan tayo nagkukuha ng footage. Ito ngayon, dito tayo ngayon, mga Lods. Ito ang kalsada dito sa lugar namin, kung saan medyo na-isolate na kami. Ang hindi kinain ng baha, yun na lang sa bandang dulo na yun, oh. Ito, dito, wala na. Kinain na tayo ng baha. Yan. Patuloy ang pagtaas, pag-angat ng tubig, mga Lods, mga kastig. Ganito kalawak ang pinsala ng Bagyong Odette. Yan, kung makita mo, akala mo lang yan is, ano, yung mga lili na yan, mga water lili na hinakot ng tubig kung saan galing lugar na to, dinala dito. Yan. Pasakan area to, guys, palayan area. Yan, wala ka na makita, kundi puro na lili. Dala ng baha kung saan galing lugar na to. Yan ang tinawag namin na Musuan Peak. Diyan sa lugar namin, nasa likuran tayo ng Musuan Peak, mga guys. Dito sa itong location namin, dito sa Proxinco, Pinatilan, mga guys. Nasakop ito ng Valencia City, kung saan ito ngayon ang isa sa pinaka-apektado ng bagyong Super Typhoon Odette, mga guys, mga kastig, mga Lods. Yan, ganito kalaki at kalawak ang bakas na iniwan ni Super Typhoon Odette dito sa lugar namin sa Bukidnon, mga Lods, mga guys. Yan. Nasurprisa kami, guys, kasi kagabi wala pa to, eh. Tapos hindi rin kami nag-aakala kasi ang ulan, parang bahagya siyang humina kagabi. Nagtitipon-tipon pa kami diyan doon sa bahay na yan, doon sa malayo na yan, doon sa tiyahin ko. Nagtitipon pa kami diyan kagabi. Wala, hindi namin nakala na biglang umangat ang tubig. Umapaw kasi ang Pulangi River, mga guys. Tapos pag-apaw niya, sobrang patag ang lugar namin dito. Dito talaga ang bagsak ngayon ng tubig mula sa Pulangi River. Yan, dandahanin natin paglakad. Itong dinaanan ko, mga guys, kalsada ito. Yan, o, ganito na kalalim, papakita ko. Yan, kalsada ito, mga guys. Itong kalsada ang dinadaanan ng mga sasakyan. Yan. Sa bandang gilid, yan, puro mga basak area yan. Ngayon, wala, sobrang ng lalim. Yan. Katao na ang lalim yan, libil na ng tao. Lampas na ng tao, yung ano dyan. Yan, ganito kalawak, mga guys, mga kastig. Yan. Ang hindi ngayon naabot ng baha, yan lang yung may manggahan na yan, dyan, no, banda. Yan ang ano namin ngayon. Binyo kung saan magtitipon lahat dyan. Kasi yan ang pinakaligtas na lugar ngayon, medyo matastas ng ano dyan, area. Kaya noon, nung nagkabaha dyan, nagkaroon ng baha noon dati, hindi siya masyadong naabot ng mga bakuran ng bahay dyan. Kung sakasakali man, hindi, makaakyatan kami ng puno ng mangga dyan. Yan, marami naman puno ng mangga. Yan kami akyat kung sakasakali hindi mapigilan ang baha na to. Kasi naisulit na kami, mga guys. Yan, oh, hindi na makadaan ang sasakyan. Ito. Ito, malapit na, gatuho ng lalim. Yan. Wala na, hindi na makadaan mga sasakyan. Doon lang sa kabila sila dumaan. Kung may pupunta man dito mamaya, mga rubber boat na lang siguro ng mga rescuer ng taga city disaster. Kung kasi nagmumonitor na sila ngayon, nag-iikot na mga disaster. Yon ang pinakalawak na area yan. May mga bahay patay dyan sa malayo. Bubong na lang ang makita, mga guys. Kagabi pa sila nilikas. Kami dito, nagtitipon kami kagabi kasi
medyo secured ng konti ang lugar namin kasi may mataas-taas kami na level, yung may mga maisan niya, no? Yan ang pinaka taas-taas na level dito kung saan nagtitipon mga tao doon, no? Yan sa dulo. Kasi nga, na-isolate na kami. Hindi kami makapunta dito sa kabilang barangay. Yan sa Maapag. Hindi rin kami makapunta na doon sa sentro ng Pinatilan kasi doon, ano na, nakain na ng tubig din. Pero okay lang mga guys, mga kastig. Kasi hindi naman siya kaano kabilis ang pag-angat ng tubig. Kasi large area kasi to, kaya medyo malawak-lawak ang puntahan pa rin ng tubig, kaya hindi siya gaano, kung nagkataon lang na medyo masikip ang area, yun nga bumulusok talaga ang pag-angat ng tubig. Maganda na lang, medyo malawak, yun nga ang pinsala din, sobrang lawak. Buong lugar namin talaga ngayon, kinain na ng halos yung buong lugar. 90% ang medyo kinain na ng baha dito. Yung 10% na yan, yung sinasabi kong rescued area namin dyan, yun na yung may tinitinagtitipon mga tao doon sa unahan. Yun na lang natira dito sa lugar namin. Mga guys, mga kaastig. Yan. Ilalarawan ko sa inyo. Ayan, parang medyo malalim na talaga mga guys. Abot na ang tuhod natin. Ayan. Di na makaya mga lods mga guys. Kaya balik na lang tayo. Atras na ako mga guys. Di na talaga makaya. Lalim na. Sobrang lalim na mga lods mga guys, mga kaastig. Ito ang pinaka bakas na iniwan ngayon, itong umaga na to. Kasi nagising lang ako kaninang alas 4 pasado, bigla kasi tumunog, nagring ang cellphone ko, tumawag palang isang kamag-anak namin doon sa bahay nila. Yun nga, siya nagpaalam sa akin na bigla daw umangat ang tubig, baha daw, malaking baha. Kaya nalimpungatan kaming lahat, nagising kami lahat. Pagising ko, diretso na ako sa bahay nila doon. Yun, inagapan namin yung dalawang makinarias niya. Apat na makineres niya doon eh. Yung dalawa, wala na talaga. Hindi na namin kinaya. Okay, kasi wala na. Taga-dibdib ng tubig. Tapos ang makineres niya eh, wala nang nakita kahit isa doon yung dalawa. Doon kung saan nakalagay yung makineres nila kagabi. Doon lang kasi nakalagay yung kasi akala lang kasi na hindi kasi babaha. Kasi humina nga. Gaya yung sinabi ko, humina ang ulan ngayon dito sa amin. Yan nga, nagpakita na nga si Haring Araw. Ayan. Oo. Pakita na si Haring Araw. Kaso lang, yung doon pala sa mga matataas na lugar, sa bundok mismo mga guys, yan o doon sa mga malalayong lugar na yan, yung bundok, patuloy yata ang pagragasan ng ulan doon sa lugar nila. Kaya yon dito na uwi sa amin lahat, kasi nga, gaya ng sinabi ko, patag ang area namin at nagiging catch basin ito sa lahat ng tubig ulan. Dulot ng heavy rainfall. Kasi ang bukid nun is nasa red warning heavy rainfall na kasi. Red warning level na. Kaya yon ang nangyari nga sa lugar namin, medyo humina nga ang ulan, pero sa ibang lugar pala sa bukid noon, patuloy pala ang pagragasa ng ulan doon, dulot ng super typhoon Udit. Mga guys, mga kastig, totoo pala sinabi nila na ang bagyong Udit is kasing mas malakas pa daw ni bagyong Pablo dati noon. Kasi nabaha na tong lugar namin noon mga guys, kaya hindi namin nakalimutan yung bagyong Pablo na yan. Kasi yun din ang kauna-una ang nagbigay baha dito sa lugar namin. Tama nga ang sinabi ng taga disaster na ang bagyo na tong super typhoon Udit is kasing lakas daw ng bagyo, bagyong Pablo at saka bagyong Binta. Kasing lakas daw. Kaya ganito ang nangyari, totoo. Yan. Hindi siya gaano kalakas ang patak ng ulan. Yung kaso lang tuloy-tuloy. Hindi siya malakas, masyadong hangin din. Ulan lang talaga. Ang dulot, yan, papakita ko sa inyo ulit yung Muswan Peak dito sa lugar ng bukid noon. Hindi sinasabi lang Mount Kalayo, Muswan Peak sa kilalang pangalan talaga. Yan, puro na tubig dito sa lugar namin mga guys. Kaya atras na tayo ng konti, atras na ako ng konti kasi unti-unti nang kinain yung nasa napuistuhan ko. Ayan. Yan yung nagtitipon, puntahan ko na sila mga guys. Dandaan lang tayo kasi nasa gitna tayo ng kalsada na kung saan kinain ng baha na hindi na makadaan mga sasakyan. Ito. Hanggang ngayon mga guys, mga lods, patuloy pa ang pag-angat ng tubig dito sa lugar namin sa Buruksingco, Pinatilan mga guys, mga kastig. Problema din kasi ang signal ng Smart biglang nawala dito sa amin, sa lugar namin, sa bukid nun mga guys. Nawala na signal, hindi rin makatawag. Kasi may load ka man, hindi ka rin makakuntak. Kasi biglang nawala ang signal ng Smart. Ayan, puntahan na natin yung mga
kapitbahay namin kung saan sinabi ko kanina ng medyo mataas na lugar, diyan kami nagtitipon. Yun na lang ano namin, secured area para malikasan namin kaagad just in case na patuloy ang pagtaas ng tubig dito. Mga guys, yan, napakita na si Haring Araw. Sana tuloy-tuloy na to, mga lods, mga guys. Yan, ang iniwan natin kanina, pinistuhan natin. Oh. Kalsada yan. Puro na tubig. Lalim. Kinain ng baha. Yan, yung mga kapitbahay naman. Punta na. Yan sila, nagtitipo na. Mga lods, mga guys. Kasi yun na lang ang hindi inabot ng tubig baha. Guys, mga kastig, ito ang sinasabi ko kanina na secured area namin, kung saan ito ang vacation area namin dito, dito sa lugar namin. Mag-emergency lang ito mga lods, mga guys, kasi ito na lang ang hindi nakakain ng baha ngayon, pag umaga na ito. Yan, ito ang pinaka-sintro sa lugar namin dito sa Purutinko, kung saan ito ang medyo ginawa namin rescued area ngayon dito sa lugar namin. Yan, dito na lang kami nagtitipo lahat ng mga tao ngayon dito sa lugar namin. Kasi dito lang pinapakita kasi yung kinsa mo ito. Puro na tubig ang lugar namin. Ayan, mga lods, mga kasi dito ang pinaka-sikti na lugar ngayon. Dito sa lugar namin. Okay, hanggang dito lang tayo. Agustin Montañez TV po. Maraming salamat.